ipapakita sa inyo ngayon kung paano gumawa ng ring bind at saka soft binding. Yung una nating gagawin ay soft bind. Ito yung mga materials na gagamitin. Plastic. Ito po. PVC po ang tawag dito. PVC na plastic. And then, cover. Yung napili kong cover ay kulay blue. At yung documents. Module yung gagawin namin ngayon ay sa soft bind. Ito po yung module na na-photocopy na namin. So, ito yung module. Then, yung gagamitin namin sa gilid na cut na siya. Ito. Ang tawag dito ay buffalo na pang cover sa gilid para mas maging maganda yung kalalabasan ng soft bind. So, yan yung buffalo. Actually, malaki yan, no? Bali, ganito siya in style. Nakat na siya. So, malapad. Nakat na siya. Ito na yung kalalabasan. Pang gilid namin ngayon. Okay? First step na natin ay ito na. Soft bind. Okay? Yan, pinagpatong. Arrange na siya. Then, lagyan ng plastic cover kasi mas professional tingnan kapag plastic sa taas. Nakikita yung laman na yung ano sa labas niya, yung design. So, ito na siya, no? Ayan na po. So, may plastic na maganda. Ngayon, isosoft bind niyo po yan. Okay. Stapler. Para hindi mabuwag. Kanin lang ka, dali po yung pagsusoft bind. So, ayan na. So, ito na po. Ready na yung ating module. Hindi na siya nabubuwag. Ayan. Then, next step na po tayo. Next step, lalagyan natin ng glue. Yung pang cover sa gilid. Ito yung glue. Yan. Then, i-brush natin dito para maitikip. Yan. Yan yung buffalo kanina na pinakita ko, ha? Buffalo na kulay. Blue ba yan? Ayan. So, depende sa inyo kung anong kulay gusto nyo. Ano. Yan. Panlagay natin sa gilid. Paramour. Siguraduhin natin na pantay yung pagkakadikit para maging mas professional tingnan yung ating gagawing soft bind or ano, module. So, ayan na. Then, pagkatapos nyan, ayan na, no? Gamitan natin ng basahan para dumikit. Idiin natin. So, kailangan na medyo diin para mas maganda makinis yung labas niya, no? So, ganun lang kadali. Pagkatapos, gugupitan ayon doon sa kanyang sa gilid para maging pantay. Okay. So, ganun lang. Ayan, ang ganda, di ba? So, yari na yung ating soft bind. Ayan. Ito na po yung kinalabasan ng soft binding natin. Ito. Okay. Ayan na po. Bubuklatin natin. Ito yung plastic kanina. Yung materials na ginamit natin, yung plastic. So, di ba? Ayan, yung loob. Kita yung design. Kaya mas maganda yung plastic. Yan na yan. Parang ano lang din siya. So, matibay ang pagkakagawa. So, ayan. Natapos na natin yung ating soft bind. Then, next na ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ring binding. So, ito yung mga materials na gagamitin natin sa pag-ring bind. Siyempre yung comb ring. Plastic comb ring po ang tawag dito. To. So, mahaba po yan. Kinat lang natin kasi ano, nag-cut na para gagamitin. Naka-ready na po to para sa gagawing ring binding natin mamaya. So, ito yung comb ring. Ito yung gagamitin nating cover sa likod. Ang napili ko ay blue. Then, yung magiging harap niya po ay plastic. PVC po ang tawag dito. So, kukuha ako ng isa. Ayan.
So ito na. So cover natin ito pareho, yung dalawa, pang likod at pang harap. Ngayon, ito ang ating gagamitin pang butas na pang ring bind. Ito yung ano, heavy duty na pang ring bind. At ito yung bubutasan natin, module. So lang gagawin natin ngayong ring binding. So ngayon, dahil kumpleto na ang ating mga materials, ay sisimulan na natin kung paano gumawa ng ring binding. Easy ring binding. Nagbutas pa ako. Ayan, ito na. Magbubutas na po tayo. Ilalagay na natin yung cover sa harap at sa likod, yung kulay blue, PVC sa harap. So, kailangan huwag po natin kapalan sa paglagay doon sa heavy duty na pang ring bind. So, ilalagay natin yung papel. Ipapasok sa loob. Tiyakin na nakasiksik po siya sa loob para pantay yung butas, hindi masira. Then, itutulak mo yon, pasok, yan, push. Okay. So, ito yung kinalabasan. Ayan. Okay. Ayan. Then, next natin. Pasok ulit natin. Then, push ulit. Ayan, butas. So, may natira pa. Ipasok ulit natin. Okay. Yun. So, nayari na yung ating module na butas na. Susunod natin na gawin ay lalagyan natin ng comb ring. So, ngayon, ilalagyan na natin ng ring yung machine. Ayan. Tiyakin natin na nakapasok na siya ng maayos. Okay. Yun. So, ibubuka na natin. Pupush lang yun sa gilid na yan. Ayan. Para bumuka. Ayan. Okay na. Nakabuka na yung ring. Then, ipapasok natin yung papel. Ayan. Okay. So, ganun lang po kadali ko ang pag-ring bind. Kakat mo, gilid at gilid. Ayan, para maging maganda yung outcome. So, ganun lang po yung pag-ring bind. Ito na yung kinalabasan ng ating ring bind. So, ganun lang po kadali ang pag-ring bind ng ating mga module. So, ito na po yung outcome. Ito yung soft bind na ginawa natin kanina at ito yung ring bind. Ayan. And thank you so much for watching. Bye.